kayo. Magandang araw sa inyo. Ako, si Teacher na Arnie, ang inyong guro sa Music 5. Mahilig ba kayong umawit? Sa iyong palagay, anong katangian ng tinig mayroon ka? Tara, halina't samahan ako sa ating pag-aaral. Ang layunin ng araling ito ay nailalarawan ang bawat timbre ng tinig. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang dati nating pinag-aralan sa musika? Tama! Ito ay ang anyo ng musika na unitary at strophic. Ngayon naman, tukuyin niyo ang mga awit na aawitin ko sa inyo kung ito ay nasa anyong unitary o nasa anyong strophic. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags full. One for my master and one for my dame and one for the little boy that lives in the lane. Pangalawa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. At pangatlo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here moo, there moo, everywhere moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here quack, there quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Iba-iba ang timbre ng tunog ng tinig. Ang tinig o boses ng tao ay binubuo ng tunog na gawa ng isang tao na ginagamit ang mga tuping pantinig o luping pamboses para sa pagsasalita o pakikipag-usap, pag-awit o pagkanta, pagtawa o paghalakhak, pag-iyak, pagsigaw o paghiyaw, at iba pa. Isa sa mahalagang elemento ng musika ay ang timbre. Ang timbre ay nagsasaad ng pagpapalabas ng uri ng boses. Ito ay ang natatanging katangian ng isang tunog na nagdudulot ng pagkakaiba sa tinig ng mga tao. Tunog ng mga hayop at mga instrumento. Sa pamamagitan ng timbre, madali nating nakikilala ang isang mga awit dahil sa uri ng tinig na kanyang tinataglay. Ang uri o kalidad ng tinig ng isang mga awit ang nagbibigay buhay at kulay sa isang awitin. Ito rin ay daan upang higit na maiparating ng mas epektibo ang wastong damdamin ng bawat awitin. Ang soprano ay tinig o boses ng babae na may mataas, matining, manipis, at magaan. Ang tinig niya ay tulad ni Nalani Misalucha, Regine Velasquez, at Silvia Latore. Ang alto ay tinig ng babae na mababa, makapal, mabigat, at di gaanong mataas.
alto ang mga tinig ng mga awit gaya ni na Aiza Siguera, Sharon Cuneta, at Jaya. Tenor. Ito ay boses ng lalaki na may mataas at magaan na boses. Halimbawa ng mga awit na mayroong tenor na boses ay sina Gary Valenciano, Jed Madela, at Bruno Mars. Ang bass ay isang tinig ng lalaki na mababa, makapal, at malalim. Ang mga halimbawang mga awit na may ganitong kalidad ng tinig ay sina Jonathan Zaenz, George Hernandez, at Emmanuel Gregorio. Ano ang pagkakaiba ng soprano sa tenor? Ano ang pagkakaiba ng alto sa bass? Hanggang dito na lang ang ating aralin ngayon, mga bata. O ano? Natukoy nyo na ba kung anong katangian ng tinig mayroon kayo? Kayo ba ay nasa soprano? Alto? Tenor? At bass? Sana ay may napulot na naman kayong aral sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, mga bata, paalam!